Paalam na pala, Ralph ko, sayo naman ang player na ito at welcome to Barangay Ginebra, Kailan Chongson. Yan nga ang ilan sa mga may init na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Back to back nga, mga ka-idol, ngayong taon ang gold na nakuha ng Pilipinas nung una nga yung Asian Games at ngayon naman ay ang Jones Cup, mga ka-idol, na binubuo pa rin ng ilan sa mga player ng Gilas Pilipinas. Hindi mo naging madali, mga ka-idol, para sa SGA na talunin ng team from Taiwan. Pero ito nga kauna-unang gintong medalya na nakuha natin pagdating sa Jones Cup. At para naman sa darating na season o pagbubukas ng new season sa PBA, mga ka-idol, inaabangan nga dahil bago na ang format ng PBA kung saan pinahagi na nga ito sa Team A at Team B. Nandyan nga sa Team A ang Tira Firma, Magnolia Hotshots, Miralco Balls, Converge Fiber Extras, Tropang Giga at Northport Batang Pier. Habang binubuo naman ng Team B ang Ginebra, San Miguel, NLEX, Rain or Shine, Blackwater Bossing at Phoenix Super LPG. At syempre kabang-abang din naman, mga ka-idol, ang mga imports ng bawat team kung saan mga NBA caliber nga. At si Justin Brolin pa rin ang nananatiling lumang import at itong si Aaron Fuller ng Rain or Shine. Sabi nga dito, mga ka-idol, katulad na lamang ng Blackwater Bossing na kanilang kinuwang import ay itong former Maverick na si Ricky Ledo. At dahil wala naman itong si RHJ, para sa TNT kinuha nila ang former Houston Rocket na si Darius Days. At para naman sa Tira Firma, nakuha nga nila ang former Maverick players na si Brandon Edwards. Syempre para naman sa NLEX, sinuha nila ang former NBA player ng Memphis na si Mikey Henry. At nandyan din ang ex-NBA player na si Scottie Hampson ng Cavaliers na kinuha nga ng Converge Fiber Xers. Ngunit ang tanong nga, kaya nilang tapatan ang ating best import na si Justin Brolin. Alam naman natin na talagang laging ginagawa ang kanyang best at siya ay magbabalik ngayon sa Barangay Ginebra. At bago din nga, mga ka-idol, magsimula ang season 49 ng PBA ay ginulat tayo ng iba't ibang trade, katulad na lamang na naging trade ng Barangay Ginebra na hindi nga natin in-expect na pinakawalan nila itong si Christian Standardinger at Stanley Pringle. Gayun din naman Magnolia Hotshots na pinakawalan nga itong si Gio Halalon at Abu Tratir, na naging usap-usapan na naman ng SMC Group dahil sa pamimitas ng mga malalakas na player mula sa ibang team. Nakatulad nga ng Ginebra at Magnolia, itong San Miguel Biringay, inaabangan din kung sino nga kaya ang pipitasin nila, na sinasabi nga itong si William Navarro ay target na rin ng SMB. Hindi lamang yan, itong si Cedric Bearfield ay isa rin sa target ng San Miguel Birmen. Naaabangan nga natin, mga ka-idol. Ngunit sa kabilang banda naman ay tila excited ang bagong player mula sa strong group, mga ka-idol, si RJ Abarrientos na makapaglaro sa Barangay Ginebra. Itong player ngang ito ay sanay nakuha ng Rain or Shine na target ni Coach Cheng Giao. Nasabi nga ni Coach Cheng Giao, special player kasi si RJ, ibang klase ang talent niyan. Na hindi ingat na unsyami nga ang pagkuha nila kay RJ kung kaya't medyo nagalit nga itong si Coach Cheng Giao. Nasabi nga niya, SMC Group lamang ang lumalakas at sabi nga rin niya, so what else is new? At talaga naghihimutok itong si Coach Cheng Giao dahil gusto nga niyang makuha itong si RJ Abarrientos sana. Hindi man nila nakuha ang target nila pero nakuha naman nila itong si Kailan Chongson na malakas ding player at player nga ng SGA, mga ka-idol, na unang target ito ng Barangay Ginebra. Na sinasabing nagdi-demand pa itong si Kailan Chongson sa Rain or Shine at ayaw pang pumirma ng kontrata. Ngunit sa isang social media post nitong si Kailan Chongson, tila tinanggap niya na siya bahagi ng Rain or Shine. Ngunit ngayon nga'y usap-usapan, mga ka-idol, na itong si Ralph Ko ay target na makuha ni Coach Cheng Giao dahil naniniwala siya na malakas na player ito na katulad nga ni RJ Abarrientos. At sinasabi pa, mga ka-idol, nandang pakawala ni Coach Cheng Giao itong si Kailan Chongson kapalit ni Ralph Ko. Nang gusto sanang ma-trade ng Barangay Ginebra kapalit nitong si Kailan Chongson ay si Maverick Amnesi. Pero ayaw nga ni Coach Cheng Giao dahil ang target nila ay itong si Ralph Ko. At malamang ay malaki ang chance na mangyari ito, mga ka-idol, at abangan nga natin yan. Lalo pat maganda rin magiging tandem nitong si RJ Abarrientos at Kailan Chongson kung sakaling makuha na nga ng Barangay Ginebra. Sa kabilang banda naman, mga ka-idol, maraming ang malulungkot at magugulat kung sakaling mangyari ito. Dahil alam naman natin kung gaano kaganda ang nilalaro ni Ralph Ko sa Barangay Ginebra at number 1 na rin siya sa may contribution sa kanilang lineup. Ang laki nga ng tiwala ni Coach Tingko na sabi nga nyo na, "I can't think of anybody off the top. He's very unique. If anything, he kind of reminds me a little bit of Scary." Pero ang tanong nga ngayon, mga ka-idol, sang-ayon ba kayo sa magiging desisyon ng Barangay Ginebra na i-trade itong si Ralph Ko, makuha lamang itong si Kailan Chongson? Kung yung makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below, mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panunood.